Hello mga kasandok! Welcome back to my vlog. Dahil sobrang init ng panahon na nararanasan natin ngayon, samahan nyo naman akong gumawa ng chocolate semifredo. Ito ay isang frozen chocolate mousse-like Italian dessert na silky, elegante, rich and decadently creamy na siguradong mapapawaw ang ating pamilya at mga bisita. Kapag sinabing chocolate semifredo, ibig sabihin yan half cold. Typically frozen in a mold pero hindi completely solid. Siniserve yan ng slice at merong garnish na candied nuts at pwede nyo rin lagyan niya ng sauce. Pero itong gagawin natin, gagawin ko lang siyang ice pop para mas simple lang. Yung bonus recipe, ilalagay ko rin sa description ng video na ito. Madali lang itong gawin and it requires no special equipment. Kahit wala ngang thermometer, gagamitan ko. Pero kahit wala nito, okay lang yan. Kaya naman ngayon, simulan na natin. Maglagay tayo dito sa bowl ng half teaspoon lang na coffee powder. And then, lagyan na natin ng 1 tablespoon ng vanilla. Haluin lang natin. Okay, dito sa ating saucepan, ilagay na natin ang ating water. Room temperature lang. Heavy cream. Granulated sugar. Salt, 3 large eggs. Okay, haluin natin. Buhayin na natin. Low heat. Medium to low heat yan. Haluin lang natin constantly para hindi mag-scramble ang ating itlog o hindi magkaroon ng buo-buo. Hindi natin yung kailangang hintayin mag-simmer kasi pagka nag-simmer yan, hindi magiging silky or velvety ang texture ng ating semifredo. Ihintayin natin yan hanggang sa register na ang temperature niyan gamit ang thermometer sa 160 to 165 degrees Fahrenheit. Kung walang thermometer, yan po ay mga 5 to 8 minutes. Okay, 160 na. Patayin na natin ang apoy. Okay. And then, agad-agad, sasalain natin yan ng 3 beses. Ibuhos lang natin dyan ang ating mixture. And then, hayaan muna natin dito for 5 minutes para mag-melt ang ating chocolate. After 5 minutes, haluin natin hanggang sa maging smooth na ang ating mixture. Huwag nyo nga po pala kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng bell button para updated po kayo sa aming mga ipopost pa na recipe video. Ilagay na rin natin ang ating coffee mixture. Okay, gamitan ko na ng wire whisk para mas mabilis at mas maging smooth. Okay, smooth na siya. Kailangan naman natin yan. Lagyan natin ang cooling rack sa ilalim. Palalamigin natin to. Kailangan wala na siyang init. Palamigin natin sa room temperature ng 15 to 20 minutes.
Okay, ngayon malamig na ang ating chocolate mixture. Meron ako dito sa mixing bowl ng chilled heavy cream, chilled overnight. Iwi-whip natin to hanggang sa maging soft peaks form. Hanggang dun lang, wag po nating sosobrahan kasi magiging matigas naman ang ating semifredo kapag ka naging stiff ang ating heavy cream. Okay na. Mabilis lang talaga yan. Soft lang siya. Okay. Kumuha tayo ng 1/3 ng cream. Yan. Soft lang siya, ha? Yung 1/3 niyan, i-fold natin. Teka. Palitan ko nga ng wire whisk. Fold lang natin hanggang sa malighten ang color niya. Importante na malamig ang ating chocolate mixture kasi pagka yan po ay mainit pa, malulusaw lang po ang ating heavy cream. Pag nalighten na, kunin natin ang kalahati ng natitirang cream. Then, fold lang ulit. Then, ang natitirang cream, ilagay na rin natin. Fold lang natin hanggang sa well-blended na. Huwag nyo nga po pala kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng bell button para updated po kayo sa aming masasarap na recipe video. At maraming thank you sa mga hindi nag-skip ng ads. Iniipon ko yung mga cents na kinikita ko sa YouTube. Binibili ko ng ingredients. Scrape natin hanggang sa ilalim para well-blended siya. See? Okay, look. Napaka-smooth ng ating chocolate semifredo. Okay, ngayon naman ilalagay na natin sa ating mold. Pero kung gusto nyo na pagka-serve na may pagka-Italian, sa loaf pan nyo yan patigasin. Then, islicein nyo lang yan. Tapos, pagka nahirapan kayong tanggalin yung inyong semifredo, mag-run lang kayo sa panabi ng spatula o kaya manipis na kutsilyo para matanggal siya. Then, pagka islicein nyo, painitin nyo sa mainit na tubig ang knife. Then, tuyuin nyo, tsaka nyo slice para mas presentable ang inyong semifredo. Pero ako, ito lang ang aking paglalagyan. Nabili ko lang to sa Shopee ng 68 pesos ang 9 pieces. Ipapipe ko yan para mas madali maglagay. Okay, pipe na natin sa mold. Itatap natin yan para siksik ang ating ice pop. Yan. Yung mga bumababa, dagdagan na lang po natin. Then tap lang ulit, dagdag, tap, dagdag, paulit-ulit lang para siksik siya. Kasi pagka hindi po yan itatap, ganyan, no? Merong walang laman. Okay. Okay na siya. Wala nang hangin. And then, tatakpan natin yan. Isa-isa. Lagyan na rin natin ng popsicle stick. Okay, ito namang tira kasi kulang ang aking mold. Ilalagay ko lang yan sa container na may takip. Tatap din natin yan para siksik ang ating semifredo. Napaka
mabilis lang gawin, meron na tayong Italian dessert, ang chocolate semifreddo. Okay, ito na sa ating freezer. Kung gusto nyong malasahan ang dessert ng Italy, balikan nyo ng after 6 hours. Ang texture nyan ay silky or velvety and creamy siya. Pero kung gusto nyo maging, kung gusto nyo solid talaga, overnight at good for 2 weeks po iyan. Okay, balikan natin pag matigas na. Nasa inyo na po yun kung gusto nyo after 6 hours or overnight. Okay, after 6 hours, scoopin na natin ang ating chocolate semifreddo. Look. Napakasarap. Okay, ito ang chocolate semifreddo. After 6 hours, sinerve siya ng hindi completely solid. Okay, ito namang ginawa kong ice pop. Ito hindi pa to pwede. Kasi, ano pa siya, 6 hours pa lang. Kapag gagawin mong ice pop, maganda dyan, solid na talaga bago mo alisin sa kanyang mold. Pinakita ko lang sa inyo yung texture kapag ka naka 6 hours lang. Dahil yan, texture na yan, ang legit ng Italian dessert. Ang chocolate semifreddo. So, bukas na natin to alisin sa kanyang mold kasi masisira lang yan. Okay, mag-aalis tayo sa mold. Para hindi masira, yan ay ginalaw-gulaw ko lang. Look, ang ating chocolate semifreddo. Tata, thank you, Mama. I love you. Thank you, Mama. Soft, creamy, and chocolatey. Perfect na po. Tikman nyo na.